Okay na, okay. Okay, so magandang umaga mga kapatid. At happy Sabbath po sa bawat isa sa atin. Sa lahat po ng mga kapatiran natin sa iglesia po ng Salinas. Good morning po. Happy Sabbath sa ating lahat, mga kapatid. Happy Sabbath po. Ayan, tayo po ay magpapasalamat. Maraming bagay. Una ay yung kaligtasan natin. Hindi naman tayo masaya na tayo yung meron tayong mga kasama na ngayon ay tinamaan ng karamdaman. At hindi pala natin nabanggit kanina si Pastor Giovanni Tista, isama natin sa dalangin sapagkat siya po ay positive. At ang kanya pong asawang naman habang nasa ospital man ng anak. So malungkot yan, no? Kahiwalay mag-asawa. Hindi malapitan dahil sa kalagayang ito. Kaya tama yung sinabi Sister Marge, ingat-ingat po tayo mga kapatid sapagkat talaga po ang panahon natin hindi nagbibiro. At sana po hindi na ito panahon ng mga hindi naniniwala. No? Opo. Tapusin natin yung ganung mga konsepto, nakakamatayan mga ganyang kaisipan. Nauubos na nga ang makasama natin, sasabihin po natin hindi totoo. Huwag tayong magmagaling. Opo, yung ilang aking no? Makinig yung tayo bayan, sa mga payo. Makinig tayo sa mga payo. Positive din eh. Makinig tayo sa mga protocols at mga payo kasi para sa ating kaligtasan din po 'yun. Mahirap na. Napakahirap sa lahat ng magkasakit, wag lang talaga ang COVID. Mga kapatid, kumusta kayo? Kasi gawin natin Sabado natin masaya. Kasi parang pagal na pagal tayo, tama ba? Sobrang dami nating mga iniintindi sa buhay, including na yung mga anak buhay ng ating mga magulang. Of course, pati anak ay wala din po mga allowance, konti lang. At yung mga bata ngayon hindi masaya sa online kasi wala daw silang mga baon. Kaya tayo po ay sa kabila ng ating kalagayan ay pagkasabado, iwan natin lahat yung nangyari sa anim na araw. Ano po? Okay po ba yun? At tunguhin natin yung araw ng Panginoon. So sa ating pong pag-aaral ngayon mga kapatid ay mayroon pong pamagat na ang araw ng pamamahinga. No? Ito ay medyo controversial sa iba. Sapagkat yung iba ay iba-iba yung connotation ng Sabbath rest. Merong iba na sabi na, ay yung Sabat naman ay ibig sabihin niyan rest. Hindi ibig sabihin na Saturday, sabi ng ibang sekta. Kaya kahit anong araw ka magpahinga, basta magpahinga ka sa Panginoon, pwede yan. So yun ay ang tawag doon, alternative Sabat. Pero may bas-bas ng Panginoon, wala. So yung ating memory text ay masumpungan natin sa Leviticus 23:3, 6 days shall work be done, but the seventh day is the Sabbath of solemn rest. A holy convocation. You shall do no work on it. It is the Sabbath of the Lord in your dwellings. Di ba may sa debate sasabihin, sa masumpungan na yung Seventh Day Adventist ay nasa Biblia. Ayan po, oh, yung talata, 6 days. The seventh day. O, di Sabadista. Di ba? Sabbath. Tapos yung Sabbath ay pagsamba. Ika yung Sabbath ko kulang ng biya. Kulang ng biya yung Sabbath. Pero anyway, consider po yan. Pero bago yan, tayo muna manalangin. No? Hingin natin yung gabay ng Panginoon. Tayo manalangin, dakila naming Diyos sa magbanal na makapangyarihan sa lahat sa sandaling ito. Narito po ang inyong bayan. Minsan pa kami po ay kumakatok dyan sa kalangitan. Inihiling namin ang gabay at paikisama ng banal na Espiritu na siyang magpaaninaw, magpaunawa ng aming pag-aaral. Ito po kami sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. So yun po ating pag-aaral po. 6 days shall work be done, but the seventh day is the Sabbath. At anong klaseng araw ito? Solemn rest. Pag sinabing solemn rest, dapat ay mapayapa, matahimik. Kaya pag tayo po ay nanginginig ng Sabbath, pero ang isip natin ay magulo, we are not resting actually. Hindi naging epektibo ang Sabado. Kaya ito po ay prinsipyo, ano po? Once na hindi mo maramdaman ang kapayapaan habang ikaw ay nang sumasamba, you are not worshiping, by the way. Kasi ang kailangang pagsamba talaga, totally your mind will be rested. Makapag-focus ka. Kaya pag walang focus, ibig sabihin, you are not worshiping God. Kasi ayaw ng Panginoon ang magulo. Kaya nga po, mahalaga na ang kasama natin sa kasambahin natin. Ay alin kapanampalataya natin.
Ibig sabihin ay katulad natin ng paniniwala para hindi siya gagawa ng mga bagay na ikakasira ng araw ng Sabat. Tuloy po tayo. Sabat rest. How can we find rest on Sabat? Paano nga ba tayo makasumpong ng kapahingaan ng araw ng Sabat? At anong dahilan kung bakit natin dapat tayo magpahinga? Sabi rito sa atin, in Sabat, it is a rest. Pero anong klaseng rest po ito? Rest to remember. Kailangan ka magpahinga, huminto, mas mandali upang iyong alalahanin. So ibig sabihin, the Sabat is the day of remembrance. Kaya, para ba sinasabing remembrance, no? Isang bagay na nagawa, nagbigay sa iyo. May ibinigay sa iyo isang bagay at ibig mo itong alalahanin. Kaya ang gagawin mo, you have to pause for a while and then iyong balikan. Ang purpose din po ng pamamahinga upang magbigay tayo naman ng pasalamat. Alam po ba ninyo kung anong pinaka-modern sin ngayon? Sige nga po. Ano ang pinaka-modern sin ngayon? Meron ba gusto mag-volunteer? Ano ang pinaka-modernong kasalanan ngayon? Sabi ni Ellen White. May nakalam ba mga kabataan? Alam niyo ba yung mga kuan, mga taong grasa? Nakita na kayo ng taong grasa? Pag nagbigay kayo ng pagkain, ano sinasabi ng taong grasa? May sinasabi, wala. Wala. Bakit hindi? Bakit wala silang sinasabi? Pero pag nagbigay ka sa taong matino ang kaisipan, may sinasabi, wala. Meron. Ano sinasabi? Thank you. Thank you. Kaya, yung Sabat rest, para po ito sa mga matinong tao. Nakuha niyo ibig sabihin? Kapag itong rest is to be thankful, magpasalamat sa Panginoon. Kaya lahat ng mga tao hindi nagpasalamat sa Panginoon, hindi nagpahinga, hindi nagpapasalamat sa Panginoon. Tama ba ako? So, kung hindi sila nagpasalamat, di ba walang pagkakaiba sa taong grasa? Nabigyan mo na ng maraming bagay pero sa kanila walang pansin. Basta tanggapin lang niya. Tuloy lang siya sa gawain niya. Okay, rest for everyone. Kailangan din po lahat tayo ay magpahinga. Diba? Nakakapagod din ang buhay. Kailangan magpahinga. Rest to serve. Ito isang bagay. Pag Sabado, hindi po tayo matutulog lamang. Pero ako, sabi ko sa inyo, huwag kayong matulog ng Sabado ng matanghali. Oh, pagkatapos, hindi na kayo babalik sa church, hindi na kayo sasama sa worship. Kaya yung mga kabataan natin, naghahanap na ng mga attendees. No? Si Jinaline, nasaan na kayo? Lagi nila naghahanap para tayo si Eva at si Adan at ang Panginoon. Adan, nasaan ka? Nandito po ako, nagtatago. Baka pag sumagot yung Sister Jinaline, nasaan na kayo? Ito po, tulog pa. Naghihilik pa ako. Rest to serve. Hindi tayo nagpahinga para matulog. Nagpahinga tayo para maglingkod naman sa Diyos na ating pinagkautangan ng lahat. Ng kagandahan. O yan, Sister Janeline, gumaganda ka ngayon. Kaya magpasalamat ka sa Panginoon. Kung wala Panginoon, hindi tayo gaganda. Totoo yun, di ba? Yung mga taong, totoo yan, Sister Marge? Brother Ronald, totoo ba ito? Ang taong maraming problema, pumapangit. Bakit kayo gumanda? Ibig sabihin, rest yung inyong stress. Tama ba? Kasi merong Panginoon eh. Rest to serve. And lastly, kaya tayo magpapahinga ng araw Sabat para atin namang itong ibigay naman natin sa Panginoon ang ating panahon. Didikit naman natin ito sa Panginoon. No? Huwag mo na yung sit heart. Ito ha, palalayas mga kabataan ha. Pagka Sabado, break muna. Pagka Linggo, on na uli ang inyong relationship. Kaya yan dapat ang condition. Sige, sasagutin kita. Pero condition is, number one, pag Sabado, break tayo. Kasi, para naman sa sweetheart ko yung isa. Sino isa mo sweetheart? Sister Marge, sino isa? Maliban kay Brother Alvin. Panginoon. Yan. So, okay lang talaga na two-timer. Tama ba? The right relationship is two-timer. Pero hindi po kapwa yung pangalawa, kundi yung iyong manlalala. Pero kapag meron kasing relationship na solo lang eh. Siya lang at ang partner niya, kaya ang tawag niyan ay insufficient.
ibig sabihin kulang. Kaya madaling nabura, madaling nag-away, madaling naglaho kasi kulang. Kompletuhin mo. Diba? Kompletuhin natin. So, ito yung ating focus ngayon. Rest to remember. How can we find rest on Sabbath? Well, ang sabi rito, this is the rest to remember, rest to thankful, rest for everyone, rest to serve, and then lastly, rest for dedication. Dedicated to God. Okay, tuloy po tayo. What we should remember on Sabbath? Ano bang dapat nating alahanin sa Sabado, mga kapatid? Ang sabi rito, ating alahanin ang dakilang pagkalika ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, nagpasalamat ba kayo na ang kung sino kayo ngayon, kung ano ang inyong pagkagawa, pagkalika? Meron ba kayong, meron ba sa ating galit sa ating mukha? Bakit ganito ako, Panginoon? Bakit yung iba ay maganda? Ang aking ilong ay sarap. Bakit yung iba ay matangos? Di ba? Meron pang reklamo minsan. Bakit yung iba? Maganda na? Maganda pa yung hubog ng katawan? Maganda pang ipin? Bakit? Ano kaya? Meron ba itong kinalaman sa genetic? Ah, mga kapatid, Sister Marge, meron bang kinalaman? Kasi minsan pagka... Meron po yata. May parang meron, ano? Paglahi ng mga magaganda ang katawan, pati mga anak, magaganda rin. Bihira yung ano, ano, na iba. Okay. Balikan po natin. Gaano ba kaganda yung... Ano ba matanda nyo sa creation ng Panginoon? Gaano kaganda ang creation ng Panginoon? The power of God sa creation. Ano yung power na ibinigay ng Panginoon doon sa creation? Oh? Ano maganda doon? Ano yung pinakamagandang nagawa ng Panginoon? Sister Janeline, ano yung pinakamagandang nagawa ng Panginoon sa creation? Doon na sa ano, ha? Yes, in creation. Ano yung pinakamaganda niyang ginawa sa creation? Ula. Eh, si Kalis. Ha? Sa akin po yung ano, yung ginawa niya po yung tao. Yun yung parang pinakamaganda po sa akin. Kasi nag-effort na po dun yung Panginoon. Parang, okay. Yun pa. Okay, nag-effort ang Panginoon. Brother Ronald, Sister Marge, ano po yung anong pinakamagandang ginawa ng Panginoon? Sabi niya ay yung tao. Ha? Yung Sabat, Pastor. Yung Sabat. Okay, yung Sabat. Ang pinakamagandang ginawa ng Panginoon, yung Sabat. Well, remember. Okay. Sige po. Tama po yan, oh, yung Sabat. Pero sa creation kayo, kasi, sa Sabat is one lang, no? Pero ang sabi doon ay, in creation, the most, yung pinakahuli. At yung anong pinakahuli natin ay yung pong tao. Yun namang Sabat ay hindi na, actually nandun na yung Sabat eh. Binigay lang niya. Ibinigay lang niya para ipangili ng tao. Pero yung tao talaga ay yun yung personal na ginawa ng Panginoon. Diba? Gumawa siya. Okay. Another one, doon natin makita yung power of God. No? Meron ba kayong ibang kaya masabi natin na napakagandang ginawa ng Panginoon. Meron ba kayong ibang napansin dito? Sister Marge, bukod doon sa Sabat, dito sa tao, anong pinakamagandang ginawa ng Panginoon, nagawa ng Panginoon doon sa tao? Kasi po ano eh, yung kamay niya talaga, hinulma niya ng kamay niya, hiningahan niya, kaya napakasili okay. Siya ng tao. Okay, siguro mayroon ko sa isipan, di ko alam kung saan ayon kayo. Mamaya sasabihin ko. Brother Ronald, ano yung pinakamagandang ginawa ng Panginoon kaya sabihin natin napakatalino talaga ng Panginoon sa creation ng tao? May sasabihin ako mamaya. Ano yan? Nandiyo si Brother Ronald? Okay, sino gusto sumagot? Wala kayong grades. Pastor, siguro po yung traits ng bawat tao po. Ah, sige. Tama po yun, no? Gali. Kamukha niya. Kamukha niya. Kamukha niya tayo, Pastor. Totoo ba yun? Iba-iba yung mukha natin. Eh. Iba-iba yung mukha natin. Sabi niya yung wangis natin ay katulad sa Diyos. So, tayo lang yung kamukha niya. Tayo lang yung in the image of God. The rest, hindi na. Okay, yung iba kasi hayop eh. Hindi naman kamukha ng Panginoon ng unggoy. Hindi kamukha ng Panginoon yung mga elepante. Well, malalim yan, ano, malalim yan. Pero siguro may kanya-kanya tayong mga perception. Ano. Pero totoo lahat yon na dahil ginawa tayo ng Panginoon sa kanyang wangis, kaya very powerful. Bakit? Kung powerful ang Panginoon, powerful dapat tayo. Tama ba? Gusto ko yung sinabi ni Isra kanina, Sister Isra. Nandiyan pa ba Sister Isra?
Oh, kasi problema natin ito sa Zoom, eh. Mamaya, present, mamaya, wala na plus harap. Naka-on lang yung ano. Sabi niya doon, youth, sabi niya, yung youth ay peculiar. Kaya dapat hindi tayo mag-ugaling, cheaper, mumurahin lang. Kaya pag pumili kayo ng yung partner na mumurahin din kayo. Bakit? It's cheaper eh. Pero pag mamahalin, mamahalin din kayo. Di ba? Maganda yung pipiliin mo, huwag yung cheaper, yung mamahalin. Para pag, in return, mamahalin ka rin. Ipagka-cheaper, umumurahin, minsan namumura ka rin ng partner mo pag nagagalit. Kasi mumurahin lang siya eh. Kaya piliin mo yung mamahalin. Okay? O, yan, side track lang tayo. So, alam mo, ang naisip rito, Brother Ronald, Sister Marge, Sister Janeline, para sa akin lang yun, ha? Okay naman lahat ng sagot ninyo. Alam mo, pinakamagandang ginawa ng Panginoon ay ginawa tayong babae at lalaki. Tama ba? Eh, paano kayo kung puro lang lalaki? Sister Marge, paano kung puro babae? Ang problema ngayon, ginawa na nga tayong babae at lalaki para dumami tayo, ay gusto pa ng lalaki yung kapwa niya lalaki. Yung babae, kapwa babae, talagang nga naman napakasutil talaga ng tao. Totoo ba? Tama ba? Maayos na yung ginawa ng pang guguluhin pa, sisirain pa. Tapos ngayon, magagalit pa. At gustong kilalanin sila at ilagay sa listahan, oh, come on. Hindi naman ganun ka-cheap ang Panginoon ang ginawa niya tayo. Alam ng Panginoon kung anong narapat. Bakit? Kung pagsasama ba ang lalaki, dadami ba yon? Matutupad din sila sabi, go and multiply. Pero sabi lang, Pastor, totoo yata, nagmumultiply. Ang mga alangani ngayon, mga LGBT ngayon, hindi naman nanganganak, pero dumadami. Ay ibang pagdami po yon. Hindi po yung natural birth. Ito po ay tinatawag na masakit man sabihin eh. Abnormal birth yun eh. Diba? Yung pagdami mo na hindi natural ay hindi po yun normal. Okay. So, power of God kasi tayo ay tama sinabi ni Brother Ronald ayon sa wangis ng Panginoon tapos ginawa niya ito yung babae at lalaki. Alam mo kung bakit? Paging babae ka may role ka. Pag lalaki ka may role ka. Tama? Walang sapawan. Nagsasapawan ba sa pamilya, Sister Marge, minsan, mag-asawa? Meron bang mag-asawa, nagsasapawan? Ayan, nakikinig natin mga kadalagahan. Ha? Nagsasapawan, ibig sabihin nagsasapawan minsan, sino dapat, okay, tanongin natin, sino ba talaga ang hari sa loob ng bahay? Wala. Ha, lalaki, babae? Okay. Brother Ronald, sino? Hindi ko sasabihin. Brother Ronald, sino ang hari sa inyo? Ano yung Sister Ganggang eh. Sino ba talaga ang dapat pasunod sa loob ng bahay? Babae yan sasagot, Pastor. Ha? Babae yan sasagot. O, mga babae, sino ba talaga hari sa loob ng tahanan? Si Ronald. Si Ronald. Alam niyo, may sabi ng iba, yung may budget. Yung malaki income. Kasi ngayon, pag lalaki, pag wala nga daw, minsan ang babae nalang sasabi, oh, bakit may gusto kang sasabihin, bakit? Ikaw ba ang magbibigay? Hindi. Sino masusunod dito? Ikaw may trabaho. Di sige, ikaw masunod. Di ba? Kaya may matriarkal, pero alam niyo mga kapatid, ang punto po rito, para walang sapawan. Ibig sabihin, respeto sa lalaki, respeto sa babae. Pag pinagsama niyo dyan, lalabas yung wangis ng Panginoon. Tama ba? Tama ko, hindi. Kasi ang Panginoon, Holy Spirit, sino bang mataas sa tatlo? Brother Ronald, the Father, the Son, the Holy Spirit, meron bang mataas sa tatlo? Ha? Meron. Sa pangalan, mayroon. Sa pangalan, mayroon. Pero sa karapatan? Sa gawain. Sa gawain? Patas. Isa po, patas. Ah, si brother tata ba yun ang salita? Sister Isra? Yes. Oh, so tama yun, no? Pero hindi maintindihan yan ng ating mga kaibigan. Kaya nga daw tinawag na ama. Alam naman ang anak, mataas pa sa ama. Oh, so yun yung ilang mga parte dito. Na, ibig sabihin ng wangis ay walang sapawan, proper rule ang ating ginagampanan sapagkat sa gobyerno ng Panginoon patas ang kanyang organisado ang Panginoon. Okay. Tapos, isa pa dyan, no? Responsibility of good care of God's creation. Alam mo, hindi lamang kapaligiran natin. Sino ba sa atin hindi nagtatapon ng kumakain tapos nasa sakyan tapos tinatapon sa daan yung pinagkainan? Meron ba? Pag hindi tayo nagtatapon doon sa tapunan, hindi tayo nangalaga na ating kapaligiran. Tama ba ako?
Okay. Kapag hindi din tayo sumunod sa protocol ng gobyerno at mga health authorities, hindi natin pinangalagaan ang ating katawan, nagkakasala ba tayo sa Panginoon? Pag nagkasakit tayo? Yes. Yes, kasi dapat nating ingatan ang ating sarili sapagkat iningatan din tayo ng Panginoon. Nalala ko yung binan ko, sabi niya, ingatan mo sarili mo at iingatan ka rin ng Panginoon. Tama kaya yon? Ha? Mga kapatid, kayo dyan, tama ba itong kanyang konsepto? Ingatan mo yung sarili at iingatan ka rin ng Panginoon. Tama ba? Apo. Okay, nasaan yung iba? Parang ano yata? Silent mood. Nakamute? O react, react po. Ayan. Pero ibig sabihin, yung pag-iingat, napakalaga yan para matamo mo ang patuloy na pag-iingat din ito. Kasi paano kaingatan ng Panginoon kung doon ka naman nakalagay doon sa bangin at tatalong ka mismo? Paano kaingatan kaya ginusto mo nga mapunta doon? Tama ba? Pero ang totoo niyan, willing kayo ingatan ng Panginoon. Kung makipag-cooper tayo sa Panginoon, sinasabi ng Panginoon, walang anumang karamdaman na dadapo sa iyo. Sabi sa Deuteronomy, di ba? Sabi kay Moses. Kaya, yan po, punto. Why we should remember on Sabbath the power of God, kasi napakapangyarihan ng Panginoon. At ating isa pa dyan ay para ating alahanin na meron tayong kapanagutan sa ating sa lahat na nilalang ng Panginoon, including our body. Kaya meron tayong kapanagutan dyan. Okay, tuloy tayo. Mag-signal lang kayo dyan, Isra, ha? Pagka oras na. Alam mo ako, minsan ay tawag dito, express. To which we are thankful. Para kanino tayo magpasalamat? Una, sa ating Panginoon, sapagkat ang sabi nga ng una dito sa Deuteronomy 5:15, from slavery, unang pagpasalamat ng mga Hudyo, sapagkat sila ay nagiging alipin. Tanong ko sa ating lahat, applied ba ito sa atin? Applicable ba ito sa atin? Kasi ito para sa pagkaalipin eh. Kaya meron silang sabat, no? Ilan ba sabat ng mga Hudyo? Ang dami ng sabat, no? May sabat, may pagsamba sila ng Lunes, may pagsamba ng Linggo. O, huwag tayo magkaiba. Pero meron talaga uri ng sabat yung Sabado. Pero sa mga special events, may isang linggo silang nagsasamba sa pagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon, ang tanong dito, ano bang dapat nating ipagpasalamat? Relevant ba sa atin yung ginagawa ng mga Hudyo? Samantalang tinanggal na yung mga different Sabbats, iniwan lang yung talaga yung normal Sabbat? O, sino gusto sumagot? Sa atin dyan. Pastor. Yes, Sister Marge. Sa pagpapasalamat, napakarami nating talagang dapat ipagpasalamat sa Panginoon dahil lahat naman sa Kanya eh. Kaya dapat maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Diba sabi kahit nga sa karamdaman, ipagpasalamat natin yun. Kahit sa problema, ipagpasalamat natin yun. Diba? Thank you. Pero pinakaanawan siguro, Sister Mars, ano talaga yung pinaka ating pinagpasalamat sa Panginoon? Yung pinaka, yung number one na dahilan, bakit tayo magpasalamat sa Panginoon? Yung buhay po natin. Okay, thank you. So, dahil buhay pa tayo, ano? Kasi kung hindi tayo ingatan ng Panginoon, wala na, tepok na tayo. Okay. Sister Janeline, alam ko, nag-iisip ka ngayon eh. Ano dapat natin magpasalamat talaga sa Panginoon? Mga kapasid. Siguro po yung dapat magpasalamat sa Panginoon. Naririnig po ako. Yes, clear. Loud and clear. Anong dapat natin ipagpasalamat? Siguro po yung dapat ipagpasalamat. Siguro po yung dapat ipagpasalamat sa Panginoon ay yung ginawa niya po tayo. Lahat po ng bagay dito. Tapos pati po tayo, isinama niya po tayo sa creation niya. Okay. Parang ibig sabihin ni Sister Janeline, sapagkat nilalang tayo ng Panginoon, malaking bagay yun. Kasi kung wala yun, eh, paano ka naman lumabas sa mundong ito? Well, given po yan sa plano ng Panginoon. Another one, Sister Isra, meron kang, kasi mga kakolehiyo, sanay sumagot to eh. Sister Isra, meron kang, ano yung pinaka na dapat ipagpasalamat sa Panginoon? Maliban doon sa pagkalalang sa atin, maliban doon sa, yung kay Sister Marge, sanay sinabi ni Sister Marge, buhay natin, no? Buhay pa tayo hanggang ngayon. Ano pa? Ako, Pastor, ang sagot. Sinan, Brother Wing? Brother Wing.
Okay, Brother Wing, anong dapat magpasalamat sa Panginoon? Ano? Ay walang iba kundi yung ginawa. Dahil ginawa ng Diyos ang Sabat. Nagpasalamat ko dahil ang Sabat kasi pinaka-importante sa lahat. Mm-hmm. Sa lahat ng araw na ginawa ng Diyos. Ang Sabat ang pinaka-importante sa lahat. Kaya pinagpasalamat ko ito dahil nakapahinga ka sa araw ng Sabat at na-meet mo ang iyong mga kapatiran sa pamamalataya. Amen. Amen. Yes. Okay po. Salamat po, Brother Wing, no? Ito po ay, you know, personally tayo po ay may kanya-kanya tayong pagpapasalamat sa Panginoon. Kasi yung mga creation ng Panginoon may dating sa atin, may tulong sa atin. So for Brother Wing ay nagkita-kita at ang mga kapatid at ang Sabado ang dahilan kung bakit nakapagpahinga din sa mga worldly, mga worries, no? Yung wala kang alalahanin. Diba pag Sabado nag-alala pa kayo? Naku, may bill ng kuryente. Meron magganyan. So pag Sabado, tanggal yan. Pero ang pinaka talagang dapat natin ipagpasalamat, alin mo kung ano po yun. Tama naman yung lahat yung sinabi ninyo eh. Yes, Sister Marge. Sige, mamaya na ako. Sister Marge. Yung pong pagbigay niya ng salvation sa atin. Yung kanyang, tinubos niya tayo ng kanyang banal na dugo. Amen. Yun po ang dapat natin ipagpasalamat. Ang talaga pong pinakaano natin ay salvation from sin. Na tayo ay nasagip dahil sa resulta ng kasalanan, yung bubang epekto ng kasalanan, kaya tayo po ay protektado ngayon, kaya tayo buhay because God saved us. Tama ba? At yung pong ating pong makasalanan likas na overcome natin, kaya nga tayo nandyan eh. Sa tingin ba ninyo kung hindi nyo na-overcome yung makasalanan likas, nandito tayo ngayon sa araw ng Sabat na ito? Wala, di ba? And that is the victory na tayo ay nandito ngayon. Kaya ito isang bagay. Well, given that we're thank God because of the Sabbath, yes. Para, kasi ang Sabbath, nalala natin ang Panginoon, nagpasalamat sa Panginoon at nakapagpahinga tayo. Given po yan eh. But the number one talaga problem ng tao, yung kanyang mismo kahinaan at kasalanan. Kasi kung napanagumpayan niya, yun, napakalaking victory para sa kanya. Tandaan po natin, laban po natin ay wala ibang kalaban kundi sarili natin. Lahat ng sinasabi natin, pwedeng gamitin laban sa atin. Tama ba? Tama po ako? Si Satanas nakikinig sa atin, kaya lahat ng lumalabas sa bibig natin ay ikanyang ituturo sa atin kung nakikita sa buhay natin. Tama po ba ito? Kaya nga ang mahalaga dito ay victory over self. Yun ang number one na dapat nating pasalamatan. Although the rest ng binigay ng Panginoon, talaga namang ikapagpasalamat natin sa Panginoon. Pwede naman magtanong, Pastor? Sige po. Eh balik natin kanina, sinasabi na sino ang hari sa tahanan. Okay, hindi pala tayo kumukus sa hari. Sige, sinong hari kasi dyan? Kasi nga parang ano ako doon eh, parang nagalangan ako kung sinong hari talaga. Kaya gusto kong sasagot si Brother Ronald at si Ganggam. Bakit? Ang request ko ay ang sasagot si Brother Ronald at si Ganggam. Sino ba talaga ang hari ng tahanan? Kala ko ba naman sasagot ka sa iyo kung alam mo na kung sino o kung baka nalilito ka pa, di sigur maghanap tayo ng ibang pwedeng hindi nalilito. Brother Ronald, kahit sumagot na ka si Sir Ganggang eh. Binigyan niya ng authority. Sabi niya, si Sir Ganggang sasagot. Sumagot siya. Ngayon naman ay gusto niya itong narinig ni Brother Wing. O, Brother Ronald, ito naman. Sinong hari daw sa loob ng tahanan? Kung kayo yung hari sa bahay. Ang hari, magulang. Kasi ang mag-asawa, magulang. Hindi ako pinilto. So, ayaw ang hari yun. Tiga muna. Ang hari yun sa bubat ay Leon. Tiga muna, nag-object. Nag-object yung nagtanong, hindi na kontento eh. Kayo dalawang tao pag pinag-isa ng Panginoon. Si Brother Tata, Pastor, pasagutin natin si Brother Tata. Ayan, si Brother Tata na mga ang hinahanap. Nasa Brother Tata, nasaan ka? Kailangan ni Brother Wing ng panibagong ayudang tanong. Sagot. Sinong hari daw sa loob ng tahanan? Hindi pwedeng hindi magsalita. Pastor, kasi yung hari na yan, may-ari po kasi yung hari na yan. Sabi mo, yung hari daw mayroong may-ari. Kaya yung Leon sa bahay, Pastor, pero may-ari yung Leon. Kailangan ko magsalita sa tata ng Claro. Yung Claro daw eh. Ay, ayaw ng asawa kung sa lalaking ba? O mga lalaki, sige tayo yung inyong bandera. Si Brother Tata, sino ba daw ang hari ng tahanan? Ang Leon niya, Pastor. Ang Leon? Oh, sabi ni Sister Margie, merong may-ari yung Leon. Yun na po yun. Yun na yung may-ari ng Leon. Yun na yung may-ari. Brother Wing, ang Leon kasi may-ari. Pastor,
Ang pinagkaisa ng Panginoon, Pastor, ay isa na yan. Kaya walang hari. Walang hari. Kaya ang ano doon, ay bigayan. Yan po alam po. O, paano ba nag... Oo, oh, tama. Tama, nagbibigayan. 80%. Oh, hindi pa raw 100%. Eh, Brother Wing, baka may pang 100% ka dyan. Eh, sabihin mo na. Pwede ba ako sasagot? Pwede ba ako sasagot sa tanong ko? Maganda ngayon. Eh, tanong mo, sagot mo. Para mas maliwanag sa iyo kasi hindi mo tinanong. Ayan. ang aking sagot, Pastor, ang ayon sa ginawa ng Diyos, ang creation, si Adan talaga ang hari. Ah, si Adan ang hari. Pinagkatiwala talaga ng Diyos, si Adan ang pagkatiwala. Pero pagdating sa tahanan, di ba? Sabat mati yung pinag-usapan, no? Pero ano ba ang relasyon sa pamilya? Ay kasama ba doon sa ating topic natin? Yung relasyon sa pamilya, basta ikong hari, lahat na sasakupan mo, kasama yun. Eh, ang sagot ko dyan, Sino? Ang hari talaga ng tahanan, lalaki. Ang asawang lalaki. Pero, mayroong ano doon, may pero kasi. Ano yung pero? Yung hari sa tahanan, hindi rin lahat ng bagay hari ka. Dapat marunong ka rin umintindi sa misis mo kung ano yung kalagayan niya. Kasi ang lalaki kasi, iba yung ano, siya ang taga-provider. Tama ba ako? Ah, sige po, tuloy lang. Ang lalaki ay provider talaga. Hmm. Pero ang babae, siya talaga ang ano eh, siya ang nagdala sa ano eh, control sa tahanan eh. Tama yun, siya dala ng budget, pagkain, ano man yan. So, sinong hari ngayon, Brother Wing? Ay, lalaki talaga ang hari. Pero dapat ang hari na yan, magbigay din na, kasi silang dalawa mag-asawa eh. So, dapat ang hari, magpapasakop din? Magpapasakop din sa asawa. Di ba, saan yung mababasa, Pastor, na ang babae magpasakop sa lalaki at ang lalaki magpapasakop din sa babae? May mabasa ba tayo niyan? Hindi, mahalin ang sabi doon, lalaki, mahalin mo yung asawa, babae, magpasakop pa sa yung asawa. Oo. Ayun. So, nasa... Akin dyan ay, bukod ay ang hari, dapat, kasi, katulad diba, ni Brother Ronald, siyang hari, ay ang ray na si Ganggang. Tama ba ako? Ray na si Ganggang. Hindi ko alam kasi kung ano dapat, kalagayan nila eh. Okay, sige. Walang hari, Pastor, kung walang reyna. Oo nga. Okay. Pero kailangan, pares talaga silang dalawa. Sige. So, ibig sabihin ay yung pong hari at saka reyna ay role lang yan, yung papel na ginagampanan, Brother Wayne. Pero ang pinaka-ano talaga, Pastor, pinaka-sintro talaga dyan, hindi kayo magiging hari at reyna kung wala si Jesus Christ sa tahanan ninyo. Thank you. So, siguro para ano na lang natin kay Brother Wing yung maging pandagdag, no, kaliwanagan. Merong tayong tinatawag na sa Senado, merong tinatawag na mga senator. Sila yung gumagawa ng batas. Pero meron ding mga tinatawag na local official, mga military, sila naman tagapagtupad ng batas. Tama ba? Ngayon, ang lalaki ay law giver. Siya yung nag-establish ng law. Pero ang babae ang nagpapatupad ng batas. Kaya nga, pagdating sa loob ng tahanan, pag pinasa mo na yon, talaga ang nanay na yun nagpapatupad. Kaya ang tawag sa kanya, ilaw sa tahanan. Pero ang lalaki, haligi sa tahanan. Kasi siya yung matibay. Pero tagapagpatupad yung babae. So, okay. So much on that, no? Nawala tuloy tayo sa ating topic. Bumalik na tayo. Nasa pangalawa na tayo. So, sino dapat natin pasalamatan? Nandiyan na po yung fourth commandment reminded us about our salvation at ang talagang ating pinagpasalamatan walang iba kundi yung dugo ng Panginoon na tinubos doon sa krus. Kasi kung wala yung blood, walang life eh. Tama ba? Wala tayong kaligtasan. Kung hindi namatay si Kristo sa krus, wala tayong kaligtasan. Kahit sabihin pa natin na sino dapat masunod sa tahanan natin, lahat ng ating matahanan kung walang Kristo, wala pong kaligtasan at wala tayong pag-asa. So, to which we are thankful, of course, to Jesus Christ, number one, sapagat siya ang nagsakripisyo para sa ating pong kaligtasan. Okay, sir, patuloy tayo. Yes, may tanong ba? Pwede ba mag-comments, Pastor? Sige po, sige. Hindi ako sang-ayon doon sa hari na ginagamit, Pastor, sa tahanan.
Kasi sobrang bigat yun eh kung titingnan natin. Kung mayroon ng hari na kinikilala natin, kung hindi ang Panginoon lang. Tama, okay, ang Panginoon lang. So ibig sabihin hindi po pwedeng lang. Hindi po pwedeng sasabihin na hari ang lalaki sa tahanan o reyna. Pwede siguro ay reyna ang babae, pero sasabihin na hari, hindi po pwede kasi sobrang mataas na po na title 'yan. Sobrang mataas na po na title 'yan, Pastor. Kung mayroon na tayong hari na kikilalanin, ay isa lang po ang Panginoon lang po, Pastor. Ayan, kasi narinig ko parang tumututol ang mga reyna habang nagsasalita ang mga hari. Kaya pangit pagka ano, sobrang taas po ang title na binibigay natin sa mga lalaki. Pero ang Panginoon, medyo nawawalan ng bisa ang kanyang pagkahari. Samantalang siya naman talaga ang pinakahari. Okay, thank you. Okay, salamat po. Nagtaas ng kamay, Sister Marjorie. Magpapaliwanag sa atin. Sige, Sister Marjorie. Kung ayaw ng hari, the head of the family na lang. Doon, pwede yun. Pwede yun, head of the family. Yan, mga kwan. Yung mga line na, sa mga ayon. Kasi mga ayaw asawa nila tumanggap na hari sila eh. The head of the family sila. Kasi po, ginamit lang po yung word na hari. Ang hari naman talaga, di ba may tinatawag na, Brother Tata, may tinatawag na King of Kings. Pero may mga kings. Ano ibig sabihin niya? Pag King of Kings, Diyos yun. Pero pag sinabing king, yung mga hari, ibig sabihin namumuno dito sa lupa. Pag sinabi kasing king, ikaw yung nag-govern. Ikaw yung nangangasiwa ng iyong pamilya. Ikaw yung nagpapakain, nagmiminti na, nagpo-protect. Yun ang ibig sabihin ng king, hindi po tao, kundi yung kanyang papel. Pero pag sinabing King of Kings, ang Panginoon yun. Magpapasakop tayo sa kanya lahat sapagkat siya ang hari ng mga hari. Yun ang ibig sabihin. Okay, maraming salamat po. Pangatlo tayo. Proceed tayo. Sabbath rest for home. Para kanino ba talaga yung Sabado? Anong dapat natin gawin sa araw ng Sabado? Yung mga kapatid natin hindi pa nakapag-participate dyan. Ayan, nasa mga kapatid natin. Nasa ng iba. Dyan sa church, marami din pala dyan. Ano, para saan yung sabat natin yung pagsamba? Ano ang isa pang mga dahilan? Ang sabat ay tinawag itong alin? Mga kapatid, ayon sa Exodus 23:12. Ito ay isang blessing, pagpapala. Pagpapala ba ang pangingili na araw sabat? Bakit sa pagpapala? Okay, share your thoughts. Bakit naging pagpapala ang pagsamba ng araw sabat? Mga kapatid. Sagot kayo, bakit daw? Yung mga babae naman, mga lalaki nagsalita na, yung mga king. Yung mga queen naman, hindi ko pa narinig yung ibang queen. Sister Marjorie pa lang. 23:12. Ano sabi dyan? 23:12? Exodus. Exodus. Okay. Come on, mga kapatid. We have a time. Ito, marami pa lang nandito sa chat box. Meron kay Lori Misibay. Ang nanay tagabigay ng utos, ang tatay tagasunod. Tapos tatay ipapasa sa anak yung utos. Kala ko sabi, ang nanay tagabigay, ang tatay tagakain. Ang nanay tagaluto. Ay, 3 minutes lang daw po. Bilisan nyo na po. Parang maubos na tayo. Sabagay, pangatlo na ito. So, ito po, ibig sabihin po, isurkatin na natin. Sorry ha, maganda naman yung ating talakayan. Kailan binigyan na tayo ng signal ng ating Sabbath School Superintendent, tayo naman po ay marunong sumunod. Pagdating sa Sabbath School, sila po talaga ang nasusunod. Kaya dapat po tayong tumugon. Ang Sabbath po ay isa blessing. Pagpapala po ang Sabbath at dapat natin i-share sa iba. Kaya po tayo lumalabas ng Sabbath para ibahagi po yung blessing ng Panginoon. Anong blessing? Dahil sa Sabbath, mayroong Panginoong namatay.
May kaligtasan tayo sa pamagitan ng pagtanggap kay Kristo at Panginoon na araw ng Sabat, protektado ka sapagkat ang Sabat is ang tatak ng Panginoon. Yan po yung blessing ng Sabat. May tatak, ang tatak ng tunay na lingkod ng Panginoon at anak ay Sabat keeping. Kaya dahilan dyan tayo po ay nagkaroon ng biyay sa pen. Kaya share your blessing. Kaya dapat tayo mangaral at ating i-share sa iba ang tungkol sa Sabado na nagpapasalamat tayo dahil meron pong Diyos na siyang tumubo sa atin. Whom shall we serve on Sabbath? Sino bang dapat natin paglingkuran sa Sabado? Ang sabi rito, ang Sabado ay dinisign para maglingkod tayo at ating purihin at sambahin ang ating Panginoon. Pero ang sabi rito sa atin, God doesn't want a pointless worship. Ano ibig sabihin ng pointless worship? Yung Sabat na hindi mo lang pinaghandaan. Tama ba ako? Sorry to say, ha? Kung hindi natin pinaghandaan ang pagpasok ng Sabat, maging yung ating mga tungkulin sa araw ng Sabat, maging ang ating tahanan, ang ating worship ay hindi po matawag na worship. Ang sabi rito, pointless worship. So pagka Sabado, talaga dapat prepare na lahat. Mind, family, lahat ng ating gagamitin, gamit natin, kakainin, dapat naka-prepare, no? Kasi you're worshiping God, including loving and caring. So paano mo sabihin mahal mo ang iyong pamilya kung wala ka namang ulam pagdating ng Sabado? Ay, hindi ka nakabili ng ulam. Bakit? Naubos na ng oras. Hindi po eh. Trabaho ng magulang ang maghanda ng pagkain sa kanyang pamilya. At pasarapin nyo pag-araw ng Sabat para maramdaman talaga pag Sabado, special. Hindi po tuyo. Hindi po tuyo ang ating ulam pag Sabado. Maliban kung walang-wala. Ha? Celebration nga eh. Celebration nga eh. Pero nag-celebrate sa ulam mo, tuyo. Cardinas? Kung walang-wala na talaga, okay lang. Pero mas maganda kung paghandaan kasi natin. Tama ba ako, mga kapatid? Hindi. Practicein ninyong pasarapin ninyo ang Sabat. Hindi lang sa pagsamba, pagkain pa. Ha? Pwede magdagdag sa story. Sige, huwag ka lang magdagdag. Huwag lang magbawas. Ha? Sige, dagdag. 30 seconds. 30 seconds lang. Oh, sige, 30 seconds. Ate, ano naman? Isang minuto. Oh. Okay. Sige. Ang idagdag ko dito, Pastor, kasi yung nanay ko, talagang pinaghandaan niya Biyernes pa lang. Biyernes pa lang hinandaan na lahat. At hindi na kami nagluluto na araw ng Sabado. Biyernes pa lang. Nakaready na lahat yung pagkain namin hanggang sa nabukasan yung. Sabihin, bunga. Bunga yung nanay ko. Sabihin, napakanda. Kasi Biyernes pa lang. Mainit pa yung luto pagkita sa Sabado kasi binabaon namin yung kanin namin sa ano, ipa. Ipa ng palay. Kinabukasan, mainit pa rin hanggang tanghalian. Ulam namin, complete na yan. Di kami nagluto ng araw Sabat. Pero ito, Brother Wing, yan ay extreme. No? It doesn't mean na yung po pagkaunawa natin dyan sa Pangilan araw Sabat, di tayo magluluto ng araw Sabat. Kasi yan po ay contextual. Sa kanila kasi ang pagluluto ay hindi katulad natin. Ngayon na hindi naman gano'ng kahirap. Sa kanila kasi, magpapawis ka bago ka makaluto ng pagkain. So kaya nga pinagbabawal kasi nakalimutan yung pagsamba dahil ando sa paghanda ng pagkain. Hindi naman pero yung sinabi mo, Pastor Rano, yung sinabi mo na kailangan maganda ang at talagang yan. Masarapin yung pagkain sa araw Sabat. Si Ganggang talaga, binibuan na dyan. Pinapasarap talaga yung Ganggang, yung ulam sa ano. Yan, Pastor, yan ang palaki mo. Maraming salamat po. Okay. So, yun po mga kapatid, no, to make the Sabbath different from ordinary day, make the Sabbath special. Pagdating Sabado, lahat ng kinalaman sa ginagawa special. Para yung mga bata, malala nila pag Sabado, kita mo sabi ni Brother Wing, nalala ko nanay ko. Para malala ng mga anak ninyo na kapag Sabado ay talagang hindi siya normal na araw, ordinaryong araw, kundi special na araw. In all things, dapat maging special. Okay, patuloy po tayo, mga kapatid. This is the last, I think, whom shall we dedicate our Sabbath worship? For worship, we dedicate it to God, that we are God's people. Kaya nga tayo po Sabbath keeper sapagkat ang ating Panginoon ay Panginoon ng Sabbath, kaya tayo anak ng Panginoon. Ang Sabbath din ay nag-remind sa atin na tayo ay mayroong pinagmulan. Our origin is in heaven, therefore let us live and act like the heavenly beings. Para mga nasa kalangitan, kaya maging banal nawa tayo. And then spend quality time.
sa ating pong manlalalang. Huwag tayong magmadali pag Sabado. Yung iba sa atin nagugutom na o kaya yung iba ay pag mahaba-habang worship ay uuwi na. Mga kapatid, no? Minsan di natin maiwasan, may mga speakers tayo na katulad ko, nakalimot rin sa oras. Pero pagka masarap kasi yung pinag-usapan, minsan tumatagal. Tama ba? Pero pag wala namang masyadong maganda pag-uusapan, tatapusin agad. Bakit? Eh, walang laman yung pinag-usapan natin. Pero pag masaya, di ba, natitiis natin kahit mag-extend tayo ng oras. So, mga kapatid, quality time with our Maker. Ayaw ng Panginoon na nagmamadali kayo. Kahit yung inyong worship na parang napipilitan na lang tayo, sa tingin nyo, tinatanggap ng Panginoon? Hindi po. Bakit hindi tinatanggap ng Panginoon? Dahil hindi cheap ang Panginoon, hindi siya mumurahin, hindi siya basta-basta. Kaya ayaw din ng Panginoon na basta-basta ang turing at paggawa. So, quality time. At yan ay magbubunga sa ating pag-anda sa ating Panginoon. So mga kapatid, yun po ang ating po pag-aaral po ngayon. Tayo po ay nangilin ng araw ng Sabat sa maraming dahilan at sana'y natutunan natin ang ilang bagay kung paano natin ating pong panatilihin ang pangingil na Sabat na special at patuloy tayo nakapagpasalamat sa ating tagapagligtas. So hanggang dito lang po lesson natin, sapagkat oras na po, I don't know if the superintendent given us another time or expansion of time para po kung mayroon pang mga katanungan, pero kung wala na ay hanggang dito po ang ating pong pagtalakay. Thank you so much sa pagkinig. Sir, may tanong kami. Hindi ko po sa ano, dito ko sa iwan. Ating, ano, yung ating superintendent, kung bibigyan pa tayo ng... Pastor, hindi tanong sa tungkol sa lesson. Ay, tanong namin kung nandito ka ba sa amin, sa iway. Sa iway? Oo. Bakit? Eh, mayroon dapat, may itatanong kasi ako sa'yo, may mga tanong din kami dito eh. Ay, gusto namin na ikaw rin nasasagot tanong namin sa iway na. Di ko ano, mga kapatid, tingnan ko kung wala akong mga ibang studio. Tingnan, kailangan nandito pa. Baka mayroon tayong schedule ng mga ano, mga board sa kabila. Oh. Pero kung mayroon, kung may time, Pastor, pwede ka bang ano? Ano bang oras ang inyong iway? Si Sir Ginalin, alam yan. 2:30 po. 2:30, tingnan natin kung walang ano, wala akong schedule ngayon ng board, ay pwede akong mag-join sa inyo. Okay, sige po. Salamat po ng marami, mga kapatid. Okay.